Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito guys, yung natira sa niluto ko kagabing pinaupo na manok. Bali, bago ko siyang kuha sa rep. Yan, kasi yung inulam ko kagabi ay isang hita lang. So, ang gagawin ko sana ay iinitin ko siya sa apoy, pero dahil Linggo ngayon at trip ko kumain ng gulay, ay hihiwain ko siya at gawin ko naman siyang tinulang manok. Guys, ito na yung niluto kong pinaupo na manok kagabi. Yan. Ang gagawin ko ngayon ay gawin ko siyang tinulang manok para malagyan ko siya ng gulay. Ako kasi mahilig talaga ako sa gulay. Hindi pwede na ulam lang yung lulutuin na walang halong gulay. At syempre guys, nag-prepare din ako ng sibuyas, bawang, luya para igisa yung aking gagawing tinulang manok. Instead na iinitin ko sana siya, pero napag-isipan ko na ibang style, ibang panglasa ulit. Kaya isipan ko na haluan ng gulay. Kaya gagawin ko siyang tinulang manok. Maglagay ako ng unting mantika. Kunti lang na mantika ilalagay ko kasi yung manok ko ay mataba. So ito na. Pagkalipas ng isang minuto ay medyo mainit na yung mantika. Kaya ilagay ko na yung bawang. Next is ilagay ko naman yung sibuyas. Medyo ano na, medyo luto na yung sibuyas. Mga pula na. Ang next kong ilalagay ay luya. Antayin lang natin ng konti na medyo magkulay pula yung luya at ilagay yung nilulutong manok. Hindi na nga iluluto yun kasi dati nang luto. Kumbaga, iniinit ko lang siya pero ginawa ko siyang tinulang manok. So ito na guys, luto na yung luya. Ang next kong ilalagay ay yung hiniwa kong manok. Para maiba naman yung food trip ko, ginawa ko ito. Isa ko muna siya ng 4 minutes saka ilagay yung dati niyang sabaw. Ito na siya.
Pagkatapos ko siya igisa ng 5 minutes ay ilagay ko na yung kanyang sabaw. Yung sabaw na sabaw niya kagabi yung pagluto ko, yun ang ilalagay ko ngayon. At syempre, para maiba naman yung lasa ay kukuha ako ng dahon ng sili. Yan. Para tinulang manok talaga yung dating. Guys, makikita nyo libre yung pangsahog sa aking nilulutong manok. Ito pag makikita nyo, mayroon din akong mga tanim na luya sa gilid ng bahay. Yan, halimbawa pag kailangan ko ng luya pag magluto ako ng manok, karne, ay dito lang ako sa mga gilid-gilid ng bahay kumuha. At ito rin yung kinuhaan ko ng ng dahon ng sili. Ito bali native to na ampalaya, yung original. Medyo marami-rami na yung kinuha kong dahon ng sili, kaya bastante na yun sa aking tinulang manok. So ito na guys, kumukulo na yung aking tinulang manok. Hindi ko na siya nilagyan ng paminta sa katanglad kasi kagabi kumpleto na ito sa ingredients at saka sa lasa ng tanglad at paminta ay nandito na sa sapaw. Kaya hindi ko na nilagyan. Kasi andito na lahat sa sabaw yung lasa. At hindi ko na siya dinagdagan ng asin at saka magic sarap kasi tamang tama lang yung sabaw. Bali, ito na yung kinuha kong dahon ng sili. Yan. Natapos ko na siyang hugasan. Kaya ready ko na siyang ilagay sa aking tinulang manok. Tapos haluin. Minutes lang to guys ay luto na itong dahon ng sili. Baka magtaka kayo kasi pinaupo na manok yung luto ko kagabi pero ginawa ko siya ulit na tinulang manok. Sa akin lang ay food trip lang naman at saka trip ko rin talaga yung magluto na may halong gulay. Pero masarap din yung niluto ko kagabi na pinaupo na manok. Isang hita lang yung naubos ko kasi tama na ako sa isang hita na kinain ko. At ito dahil tanghalian na, kinuha ko siya sa rep para lutuin ulit. Ito na siya guys, makikita nyo 1 minutes ay luto na yung dahon ng sili. Kaya pwede na pwede na kunin, pwede na hainin at
kumain. So, ito na yung aking tinulang manok. Luto na siya. Yan, kung makikita nyo, meron siyang sahog na dahon ng sili. Kaya, ito yung aking tanghalian ngayon. Food trip. Kasi ngayon ay Linggo, kaya naisipan kong magluto ng ibang style ng pagluto, kaya ginawa ko po ito. Tingnan nyo guys, pag matanda na yung manok, yung kanyang kulay ng karne ay parang talaga yung parang siksik. Yan, compare nyo doon sa bata na native na manok na kulay puti yung kulay ng kanyang karne, kaya ito matanda na. Makikita nyo malulusog ang kanyang karne, ang kanyang laman. So, hanggang dito lang muna guys. Kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify ka kung mayroon akong ilalabas na video pag na-hit mo yung notification bell. Hanggang dito lang. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang video. Kahit paano may nakuha kayong aral tungkol sa pagluluto. Kaya sinishare ko rin yung aking nalalaman para kahit paano ay makatulong rin sa aking kapwa. So hanggang dito lang. Bye bye at maraming salamat sa panonood.